Magandang umaga, Davao, Mindanao, saan mang sulok ng daigdig. Ito si Gilbert Lopez Martihecatso. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa araw na ito. Ulat panahon. Amihan na umaapekto sa Mindanao. Lokal na balita. Sangguniang panglungsod nag-imbestiga sa kondisyon ng DIA sa gitna ng pag-aalala ng mga bisita. Sangguniang panglungsod, hinihigpitan ang hakbang laban sa paninigarilyo upang protektahan ang mga minor de edad. Ulat para sa ulan, pinag-iingat sa init ang lungsod ng Davao. Davao City Police Office, tinanggihan ang mga akusa sa compulsory hearing sans charges. Pambansang balita, PNP inaprubahan ang bagong patakaran na nag-uutos ang pag-alis ng mga tato sa mga tauhan. Qatar, Philippines, bumuo ng mas matibay na ugnayan. Balita sa Ibayong Dagat, India, bumoto sa malaking eleksyon sa buong mundo. Israel, bumitiw ang pinuno ng intelligence ng militar noong 7 ng Oktobre. Balitang aliwan, Taylor Swift, naglayon sa mga kritiko gamit ang bagong truck. Pia Wurtzbach, nakatanggap ng Global Fashion Influencer of the Year Award sa Dubai. Balitang pampalakasan, PLDT Creamline haharapin ang Cherry Tigo, ang Glarisis Galleries Tower, habang ang huling ticket sa Simis ay babatay sa balanse. Bellingham, late strike na naig laban sa Barcelona. Mga tampok sa araw na ito. Matzah bowl soup, bagong klasiko sa Jewis. Bangus art exhibit, Earth Day run, at iba pa. Kwento sa tabi-tabi at mga kaalaman. Alam mo ba na ang makulay na eksena sa sining ng Davao City ay maaaring tuklasin sa iba't ibang mga gallery at museo? Ulat panahon. Ang Davao Oriental at Davao Occidental ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, dulot ng hanging amihan. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng hangin, amihan, localized thunderstorm. Lokal na balita. Davao City Councilor nag-anunsyo ng paparating na imbestigasyon sa estado ng Francisco Bangoy International Airport, na kilala rin bilang Davao International Airport DIA. Ibinahagi ni Konsehal Jesus Joseph Sosobrado na namumuno sa Committee on Rules, Privileges, Laws and Ordinance
sa isang panayam sa media noong Biyernes ng umaga, Abril 19, 2024, sa Sangguniang Panglungsod, nasisimulan ng 20th City Council ang pagsisiyasat na ito sa kanilang susunod na sesyon ngayong Abril 23 ng taon. Binanggit ni Susubrado ang mga planong mag-imbita ng mga kinatawan mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, at iba pang opisyal na lumahok sa sesyon. Ipinasa ng 12th Davao City Council ang Revised Comprehensive Anti-Smoking Ordinance of Davao City. Sa 3rd at huling pagbasa noong Martes ng umaga, Abril 16, 2024, sa Sangguniang Panglungsod, minumungkahi ni Consul Luna Acosta, Chairperson ng Committee on Peace and Public Safety, ang mga pagbabago sa ordinansa bilang 0037-19 Series of 2019. Layunin ng bagong aprobadong ordinansa na protektahan ang mga minor de edad mula sa paninigarilyo at paggamit ng tabako. Ipinagbabawal ng ordinansa ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar, mga sasakyang pagmamay-ari ng gobyerno, mga akomodasyon at entertainment ng mga establishment at iba pa. Sa partikular, ang paninigarilyo ay ipinagbabawal sa loob ng 100 metro mula sa mga paaralan, mga pampublikong palaruan o mga lugar na madalas puntahan ng mga minor de edad, maliban sa mga itinalagang lugar ng napaninigarilyo. Ang mga minor de edad ay hindi pinahihintulutan sa loob ng itinalagang smoking vaping areas o DSBA. Inaanunsyo ng State Weather Bureau noong Linggo, 12 ng Abril, na ang buong rehiyon ng Davao at Caraga ay makakaranas ng mahinang hangin sa katamtamang pag-ulan dahil sa true ng Low Pressure Area, LPA, na nagpapatuloy sa loob ng 24 oras. Tinukoy din ng anunsyo ang mga partikular na lugar sa Southern Mindanao kung saan maaring magkaroon ng flash floods o landslide sa patuloy na katamtaman hanggang malakas na pagbuhos ng ulan, lalo na sa disaster-prone zone. Ayon sa Daily Public Forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang Caraga at Davao Region ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dulot ng labanga ng LPA. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kondisyon na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog dulot ng localized thunderstorm. Ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may mga karagatan na inahasahang magiging banayad hanggang sa katamtaman. Samantala, sa isang tagaytay ng isang high pressure area, HPA, ay aabot sa silangang bahagi ng Luzon. Pinabulaanan ng Davao City Police Office, DCPO, ang mga pahayag na kumalat sa Facebook hinggil sa mga aligasyon na ang mga mamamayan ay napipilitang dumalo sa mga pagdinig ng kaso ng walang anumang kasong kriminal o legal na kasaysayan laban sa kanila. Sa isang pampublikong advisory na inilabas noong Sabado, Abril 20, 2024, nilinaw ng DCPO na ang mga naturang pamamaraan ay hindi bahagi ng kanilang karaniwang operasyon at hindi nakabalangkas sa kanilang operasyon manual. Binigyang diin ng DCPO ang anumang
impormasyong nagmumungkahi ng iba ay hindi na verify at malamang na isang scam na humihimok sa mga dabawin nyo na mag-ingat kung nakakatanggap sila ng mga katulad na mensahe. Sa makatuwid, nilinaw namin na walang katotohanan ang prosesong ito. We advise dabawenyos to be skeptical if they receive such message as it may be a scam, dagdag ng anunsyo. Pambansang balita. Inaprubahan ng Philippine National Police PNP ang isang patakaran na nagre-regulate sa pagkakaroon ng mga tato ng mga tauhan ito. Sinabi ni PNP Chief ng Public Information Office PIO Colonel Gene Fajardo noong Lunes, April 22, 2024. Sa isang press conference, sinabi ni Fajardo sa ilalim ng Memorandum Circular 2024-023 na inaprubahan noong Marso 19, 2024, parehong naka-uniforme at hindi naka-uniforme o sibilyan na mga tauhan ng pulis ay kinakailangang tanggalan o tanggalin ang kanilang nakikita na mga tatu. Kinakailangan din silang magsagawa ng affidavit na nagdideklara sa kanilang mga tato na hindi nakikita, na binabanggit na hindi na sila pinapayagan na magkakaroon ng karagdagang mga tato sa anumang bahagi ng kanilang katawan, makita man o hindi habang sila ay nasa serbisyo. Si Amir ng Estado ng Qatar, si Ket Tamir Ben Hamad Al Thani, ay dumating sa Pilipinas noong Lunes, April 22, 2024 para sa 2 na pagbisita na naglalayong palakasin ang bilateral na ugnayan ng Pilipinas at Qatar. Sa kanyang pagdating sa bansa, sinalubong si Sheikh Tamim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, kung saan nagsagawa rin sila ng bilateral meeting. Sina Marcos at Sheikh Tamim ay nasaksihan ang paglagda ng isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Qatar, tulad sa waiver ng visa requirements para sa mga may hawak ng diplomatic at espesyal o official na passport. Sa layuning labanan ang human trafficking, ang Pilipinas at Qatar ay nangakong isulong ang proteksyon sa paggawa ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagpalitan ng kadubhasaan sa larangan ng batas at pagpapalitan ng mga pag-aaral at pananaliksik. Balita sa Ibayong Dagat. 10-10 milyong Indian ang bumoto sa unang araw ng isang pangkalahatang halalan na magtatapos sa unang araw ng Hunyo. Halos 1 bilyon tao ang karapat-dapat na bumoto sa 7 yugto ng halalan sa 543 upang o upuang mababang kapulungan ng parlyamento. Si Punong Ministro Narendra Modi ang naghaharing Bharatiya Janata Party, BJP, ay naghahanap ng 3 magkakasunod na termino. Maraming mga pangunahing partido ng oposisyon, kabilang ang Kongreso, ay bumuo ng isang alyansa sa maraming estado upang harapin ang BJP. Ang mga resulta ay inaanunsyo sa Hunyo 4. Kabilang sa mga pangunahing alalahanin ng crisis sa trabaho, pagtaas ng presyo, pagpigil ng mga pagsang-ayon at pagsalungat at ang politika ng
relihiyon. Ang pinuno ng militar ng Israel ay bumitaw na nagsasabing siya ay may pananagutan sa mga pagkabigo bago ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Sinabi ng Israel Defense Forces, IDF, na magre-retiro na si Major General Aharon Haliva kapag napili na ang kanyang kahalili. Sa isang liham, inamin niya na ang kanyang Intelligence Directorate ay hindi tumupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa amin. Siya ang kauna-unahang senior figure na bumaba sa pwesto dahil sa pag-atake na siyang ikinamatay ng mga tao sa Israel. Nakaligtaan o binaliwala ng mga opisyal ng militar ang isang ng Israel ang maraming babala bago nilabag ng daang-daang armadong Hamas ang bakod sa hangganan ng Gaza noong araw na iyon at inatake ang mga kalapit na komunidad ng Israel, mga base militar at isang festival na musika. Balitang aliwan. Sa standout track ng The Tortured Poets Department, But Daddy, I Love Him, pumapalakpak si Taylor Swift sa mga bumabatiko sa kanya dahil sa dating pag-iibigan kasama ang ilan sa kanyang mga tagahanga. Kapag pareho kang pinakamalaking popstar sa mundo at isang mahuhusay na lyricist na kilala sa iyong mga personal na kanta, anumang bagong album na ilalabas ay hindi lang isang musical event. Ngunit, isang pagkakataon para sa milyon-milyong estranghero na pag-aralan ang iyong buhay. Noong Biyernes ng umaga, inalabas ni Taylor Swift ang kanyang bagong album na The Tortured Poets Department na sinundan pagkalipas ng 2 oras ng sorpresang paglabas ng isang segundo bonus na disc ng 15 kanta. Unang inanunsyo sa Grammy noong Pebrero at darating na 18 ng buwan lamang pagkatapos ng kanyang huling original na studio album na Midnights. Meron ding 2 muling pag-record ng kanyang mga lumang album, Speak Now at 1989 In Between. Ang record ay inaasahang magkakaroon ng inspirasyon sa pagkamatay ng 6 na taong relasyon nila ng aktor na si Joe Alloyne. Si Pia Wurtzbach ay patuloy na gumagawa ng wave sa ibang bansa dahil siya ay nakatakdang tatanggap o tumanggap ng Global Fashion Influencer of the Year Award sa Dubai sa huling bahagi ng buwan na ito. Ang dating Miss Universe ay isa sa mga nanalo sa Imigala Awards ngayong taon na gaganapin sa Festival Bay sa Dubai Festival City Mall sa 24 ng Abril. Makakasama niya ang mga tulad ng Chinese actress na si Fan Bingbing na tinanghal na Global Fashion Icon of the Year. Balitang pampalakasan. Sa 3 semifinal berths na nakuha na sa taong 2024 PBL All-Filipino Conference, ang PLDT High Speed Hitters at ang Cherry Tigo Crossover ay naglalayon na ipadala ang kanilang mga kalaban para itali sa kanilang claim sa huling Final 4 slot. Halos kompleto na ang Final 4 lineup ng taon 2014 PBL All-Filipino Conference. Sa nanunguna sa liga na sina Petrogas, Chocomotso at defending champion Creamline
na nakakuha ng 3 sa 4 na semifinal spots. Isang pwesto na lang ang natitira para kunin. Si Jude Bellingham ay huling umiskor habang tinalo ng Real Madrid ang Barcelona para lumayo sa 11 puntos sa tuktok ng La Liga. Pagkatapos ng pakikipag o nakakabighaning El Clasico. Bumagsak si Bellingham sa net habang pumasok ang orasan sa stoppage time nang 2 beses na dumating ang Real mula sa likuran sa Bernabeu. Na-score ni Andres Christensen ang opener para sa Barcelona, ngunit isang parusa ng Vinicius Jr. ang may level ng laro sa halftime. Ginawa ni Fermin Lopez ang 2-1 sa Barca bago muling nakatabla si Lucas Vázquez. Natampok sa araw na ito. Upang yakapin ang kanyang pamana na Hudyo at inakalaki at pinalaki sa Mexico, nagdagdag si Fanny Gerson ng mga maaanghang na sili, abukado, kulantro at kalamansi sa kanyang matcha bowl soup. Isang perpektong twist para sa isang Passover cider. Ang matcha bowl soup ay isang ulam na may mga elemento na nagbabalik sa Torah, ang unang 5 aklat ng Biblia o Bibliang Hebrew. Ang mga Israelita sa Biblia ay nagdala ng matcha, tinapay na walang libadura, nakahawig ng isang malaki at manipis na cracker. Mula sa Ehipto ni Paraon noong Exodo, nang ang mga Hudyo ay pinalaya mula sa pagkaalipin. Ang mga Hudyo sa ilalim ng mga tagubilin mula sa Diyos ay kumain ng matcha mula pa noong Paskuwa Seder, ginanap ngayong taon sa Abril 22 hanggang sa Abril 30. Isang simbolikong ritual na kapistahan ng kinabibilangan ng muling pagsasalaysay ng mga kwento sa Biblia. Ang Bangbang Special Crispy Bangos kasama ang Art Show Philippines at Gateway Gallery ay naglalagay ng art exhibit na nagtatampok sa mga drawing, painting at sculpture na inspirasyon ng bangos o milkfish. Ang Bangos Art, a collective art exhibit on our national fish, ay bukas sa publiko mula 21 ng Abril hanggang sa 23 ng Mayo sa The Gateway Gallery sa Arena City or Araneta City, Quezon City. Ipinakita nito ang 53 gagawa ng sining mula sa Luzon at Mindanao na may mga likhang sining na gawa sa langis, acrylic, mixed media, colored pencils, fused plastics, clays, metal at iba pang materyales. Mga kwento sa tabi-tabi, ating tunghayan.
Para sa kaalaman, alam mo ba na ang makulay na tanawin ng sining ng lungsod ay maaaring tuklasin sa iba't ibang mga gallery at museo? Mula sa Davao Museum of History and Ethnography hanggang sa Tubular Rasa Art Gallery, ang mga mahilig sa sining ay nakakahanap ng kanlungan para sa malikhang o malikhaing pagpapahayag. Yan po ang mga balita sa araw na ito. Mangyari pong mag-like, share, subscribe at i-click po ang bell button upang ma-update kayo sa mga kaganapan dito sa Pinoy Rub News Channel. Ito si Gilbert Lopez Martihe Catso. Magandang araw sa inyo.